Good day mga ka-garden! Welcome po sa isa na namang episode ng Soul and Garden. Today po ay hindi po tayo magtatanim. Papakita ko lang po sa inyo yung mga rare plants and flowering trees na nakita ko sa resort na pinuntahan namin nung Undas. Manghamangha po ako doon sa mga plants nila kasi yung iba po ay ngayon ko lang po nakita. Tulad po ng flowering tree na ito. Ang pagkababa kaagad ng sasakyan ay talagang kinunan ko to ng video dahil ngayon lang po ako nakakakita ng ganitong flowering tree. Ayan po, ang ganda po ng flower niya and para po siyang mga kuko. Pag hindi pa po nag-open, parang kuko ng witch. Ito pong isa o tingnan po natin, diba? Para po siyang kuko na mahabang-mahaba. Ayan, and ang ganda po talaga niya. Yung pagkapula niya is very ano po talaga, pulang-pula. Ayan din po siya, isang close-up lang po. This one naman po ay bougainvillea and double petals po siya. Ayan po, and hindi po siya ano, hindi po siya common na bulaklak dito sa amin. And here din po sa malapit ng entrance ng resort ay mayroon po silang mga vanda and orchids. Kaso lang po ay hindi pa po namumulaklak yung mga halaman nila dito. And ano po kasi dito eh, full shade. And ayan, may nakita pa rin po akong spider. Ito naman pong puting ito ay parang family ng jasmine. Parang ganun po. And dito din, actually ito ay nasa labas pa lang po ito. Papasok pa lang po kami dito. Ayan po yung plants nila sa labas, yung mga selom. Itong isa, hindi ko po alam po anong pangalan yan. Ayan, ang dami pong selom nila. And this one po ay nasa loob na po kami, malapit na po sa cottage. And ito po ay ano, nasa gilid po ng resort nila itinanim. Ayan po sila, along the fence po itong mga halaman na to. Ayan po, manghang-mangha po ako sa allocation na yan. And pati na rin po itong dumb cane. Ayan, ang dami pong dumb canes nila. Ano, pero dalawang klase lang po. And ito, marami din po silang orchids. Ayan, naglalakihan po yung mga orchids nila. And ito po ang sem nila dito sa resort. Yung may pergola sila, tapos andun tinanim yung mga ano, pinapaakyat po dun yung mga vining plants. And dito din bandang ito ay meron din po silang mga kamya. And yung ibang ano, kamya is parang ano na sila, namamatay. And here ay wala na po silang tanim dito kasi nasa harapan ng dagat. And this one naman po is a view from the ano, from the second floor of the cottage. Ayan po ang view niya. Ayan, kita po yung dagat, pati na rin po yung mga forest doon sa labas ng bakod. Ayan po. And here meron din po silang ano, sa wall nila meron din po silang mga hanging plants. Ito rin po ibang flowering tree na naman po, ibang klase na naman po siya. Ayan, nagbigay po siya ng shade dito malapit sa showering area po. Ayan, may mga dragon fruits din po sila. Ayan, yung mga hanging plants nila. Ito, mga periwinkle or vinca. Ang dami po dito, iba't ibang kulay ng kanilang mga periwinkles. And isa po sa ano na mga po ako is itong ano nila, mga dumb canes along the fence po sa bandang ito. Ayan po, ang gaganda po ng mga dumb canes nila. Ayan, wala po akong ganyan, pero ang ganda po talaga. Gustong-gusto ko po nang magkaroon ng ganyan. Ano, wishlist ko po yan, kasama po yun sa wishlist ko. Ayan, yung mga nasa paso po ay mga bougainvillea po yun. Ayan po sila, yung nasa paso. And marami din po silang dragon tree. Ayan po, maraming pinkas po dito sa bandang ito. Iba't iba po yung kulay. Meron pink, orange, white. And dito din po sa bandang ito ay ano, shrubs naman po. And this, ano, may accent siya na yung Dracaena po.
here. Ayan po sila. Ayan, ang laki na po ng shrub nila. Ewan ko kung anong pangalan ng shrub na yun. And ito pa rin po yung filler nila. Filler ba yan? Ano, hindi pala filler. Spiller nila. Yung plant na to, check po rin natin kung ano yung pangalan nun. And ito naman po is, ano, shrub ng pandakaki. Hindi po nila tinitrim, kaya ayan po siya, ang lagyo niya, tapos ang laki ng mga leaves. And this one also, itong bulaklak na to, ang tagal-tagal kong hinanap nito, dahil ewan ko, basta gusto ko itong flower na to eh. Nagtanim na ako nito dati, pero namatay lang po kasi very, ano siya, very sensitive. Kailangan po talaga na alagang-alaga. And this one din po is namangha po ako. First time po lang po nakakita ng ganitong, ano, flowering shrub. Parang ano lang to eh, parang doon lang siya nabubuhay sa, ano, tabi ng dagat or yung malapit sa dagat. Pero ang ganda po talaga niya. And here, another set naman po nung bulaklak na pinakalab ko. Kaso lang parang kailangan na niya ng trims kasi marami ng anong mga branches na parang nagda-dry na, parang namamatay na. And ito rin, meron din silang ornamental shrubs. Here, malapit sa ano entrance nung cottage, ay merong mga periwinkles or bintas pa rin. Ayan po. Dito naman po sa kabilang banda, dito rin po ako manghang-mangha dahil amis na amis po ako sa African Daisy na to. Dahil mahilig po ako sa African Daisy and wala pa po akong ganitong variety yung red. Ayan. Ang sarap po talaga, sanang kunin, kaso lang hindi pwede. Ayan po. Oh, ang ganda po nila. Ang taba-taba, tas ang daming flowers. And here, periwinkles again, and ito para siyang lipstick plant. Ito ang liliit ng flowers, red. Saka meron silang palms. And here is ano, dunyelos yata ang tawag nito. Ano, lumalaki itong ano, itong flowering tree na to. Ang sa kanila is maliit pa lang, hanggang bewang pa lang po yan. Pero pag lumaki yun, ang ganda. And this one naman po is parang lipstick plant. I don't know. Hahanapin po natin yung name mamaya. And maputi siya. Yung isa kanina is red. Yung isa naman is white. Here naman po is Bengal clock vine. Ayan po siya. Purple po yung kulay niya. And ano, nagka-climb din po siya. Maakyat po siya dun sa kanilang pergola in front of the ano pong tawag nito? Bar po. Nasa harap po ng bar. And pinaakit po nila siya dyan sa pergola para po siya ang magbibigay ng shade. And ito rin ay gumawa sila ng art. Yan. And dyan po nila pinaakit yung kanilang plants. Ayan din po. Isa pa pong art dito. Ito po. Ito po ay red passion flower po to. Vine pala siya. Sa totoo lang po is first time ko rin pong makakakita ng plant ng passion flower. Akala ko ano siya, parang shrub. Hindi po pala. Vine pala siya. Pero ang ganda po. Ang ganda po ng mga flowers niya. Ito po talaga yung accent nila dito sa resort na to. Yung may mga ano sila, may mga art na may mga ano na flower. And this one naman po, isa po tong type ng aloe vera. And I'm not so sure with the pronunciation of the name, Belbergia. Yun po yung name niya. And here is another clock vine na white naman po yung kulay niya. Ayan, ang kakapal po niya dyan. Malapit po siya sa swimming pool. Here, may mga dracaena po sila and Boston fern. Ito na naman po siya, itong flower. Ayan, ang ganda po ng flower niya pag young pa. Tulad nung kanina na medyo nag-mature na po yung plants nila. Here. And this one, manghang-mangha po ako sa waling-waling na to. Ang ganda po niya, ang laki ng flower niya.
And huwag nyo lang pong pansinin yung pink, hindi ko na po yun sinokos kasi plastic lang po yun. Ito po, totoong plant talaga yun. And this Phalaenopsis, ang ganda. Ang ganda po ng flower na to. Ayan po o. Oh. Namumulaklak po siya. Ang laki ng bulaklak niya, pero dalawa lang po sila. Pero ang ganda po talaga niya. Itong corner na to, parang ano eh, parang garden lang po nila. Here naman, sa harap na isa na namang cottage, ay ito po sila. This one is napakalaki po nito. Part po to ng Anthurium family, pero hindi naman po daw to Wave of Love. Ganun po siya kalaki. Ayan po, ang laki po talaga niya. And may flower na po siya sa gitna. Ayan, accent siya sa corner na yan. And this one is variegated bamboo, Chinese bamboo. Ayan, ang ganda po niya. And then that's jade plant and palms. And again, another arc naman po. Ito po is another plant na naman po siya na ngayon ko lang po nakita. Ayan, namangha po ako dahil first time ko lang po talaga makita siya. Yung daw niya parang yung sa welcome plant, pero iba naman po yung puno niya, para siyang sa palm family. Ayan, dami po nilang snake plants, mga Laurenti ba to, yung variety na to. Ang dami nila, ayan, may mga Syngonium. And ito po, dwarf Syngonium po sila, mga white Syngonium, ang ganda po nila. And dito, nakahilera yung mga snake plants. Ayan, ang ganda po, lagong-lago yung ibang, ano, ibang pots. And ito po, mga snake plants, dwarf, golden honey. Ayan, ang ganda po nila, ang dami. And here naman po is a flowering shrub. Hindi ko po alam kung anong pangalan nito. First time po rin pong makakakita ng ganitong flowering shrub. Ganda po na ang flower niya. And here is asparagus. Ang habon na po nito, mas matangkad pa po ito kaysa sa akin. Ayan po sila. And this fern po, family po siya ng bird's nest. Ano pong tawag? Asplenium ba yun? I'm not so sure. E, check lang po natin mamaya. Ayan, ang ganda po niya. Malaki na rin po yan siya. Ayan. And here, meron din po silang mga orchids. And huwag na natin pansinin yung mga white na flowers kasi plastic lang po yun. Ayan, hindi po totoo yung mga white flowers na yun. Pero ito po mga dahon ng orchids ay mga real po yun. Ayan, arrowhead vine. Ito naman po, bird's nest. Maliit pa lang po siya. And this one, ano naman po, itong plant na to, walang flower. Pero maganda po to pag malago. Ayan po. And here are another, ano, Anthurium variety ba yun? Yung mga Orlando. Ayan po sila. Ang lalaki din po ng mga plants na to, nasa, ayan po, ganun po kalaki yung dahon niya. Nasa balde na lang po sila itinanim dahil ang laki po talaga ng kanilang mga puno. Ayan po. Yan. Ito po, ano, malapit po to sa entrance nila kaya ang dami po nilang arc. Ito po yung, ano nila, yung nagbibigay ng drama po dito sa resort nila. Yung papasok ka pa lang is ano, para kang pumapasok sa forest. Kasi ayan o, ang dami pong mga vining plants. Ito po, damkay. Napaka rare po nito at ang mahal po nito dito sa amin. Ayan. Ewan ko lang kung ano mahal sa inyo. Sa amin, 500. Mahal na po sa amin yun. 500 po yung price nun. Here, medyo bakanti pa. Yung banda doon. Ito po. Ayan. Ayan po yung mga vining plants nila sa, ano, sa arc. Ayan. Ito po ang malapit sa, ano, entrance po nila. Ayan po. Ayan po si Manong. Nagwawalis. Kahit tanghali po ay napakasipag po. Ayan po. And here naman po is talagang nanghingi ako kay Manong ng, ano, ng flowers, and generous naman po sila, namimigay po sila. Ito po, ang dami pong binigay, and kapal talaga ng mukha ko, di bali na basta magkaroon ako ng ganitong plant.
Anito naman po is another flowering shop na palabas na po ng ano ng resort. Ayan po sila. Maraming salamat po sa inyong panonood, and if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo dahil marami pa po tayong garden na pupuntahan. Yes po, ang dami pong magagandang garden dito po sa amin. And click the notification bell na rin po para po updated kayo sa ating mga bagong videos. And may bunga na po to siya. Sana po may hinog para po alam niyo na.